So, hi guys! Welcome ulit to my channel, Me Vlog. Ang topic natin ngayon guys is tungkol naman ito sa Facebook. Gusto nyo bang malaman guys kung paano malaman natin kung sino yung mga kalandian ng ating mga partner? Yung kung sino yung mga ini-stalk niya sa Facebook, kung ano yung mga sekreto niyang ginagawa sa Facebook account niya. Guys, gusto niyo ba yung malaman? Madali lang guys. Wala tayong ibang gagamiting apps na gaya sa iba na mag-i-install ng mga apps para lang malaman kung sino yung mga nilalandi ng ating mga partners. Isa ka rin ba sa mga may partners sa buhay na nagbigay ng sakit ng ulo mo? Yun bang dudang-duda ka na sa kanya na may kalokohang ginagawa sa Facebook? Na kung sino kaya ang sinusubayan nito sa Facebook? Yun bang feeling mo na may iba na siya na kinagigiliwan pero wala kang idea kung sino? So guys, alam naman natin sa panahon ngayon na babad na ang karamihan sa social media, lalo na sa Facebook. At kadalasan na din ngayon na sa social media na din ang mas may mga maraming kalukuhang magagawa. At marami na rin mga relasyon ang nasira ng dahil sa Facebook. Ang ituturo ko sa inyo ngayon, sana ay masundan nyo. Wala tayong ibang apps na gagamitin kundi Facebook lang. Siya nga pala guys, kung pwede nyo naman mahawakan ang phone ng partner nyo, mas maganda na sa phone niya ito gagawin. At sa mga LDR naman dyan, kung may access kayo ng Facebook account ng partner nyo, pwede nyo din naman itong i-login sa phone nyo ang Facebook account niya para makita nyo mismo sa account niya ang ating tutorial ngayon. Nabubulol. Okay. Guys, dito natin malalaman kung sino ang mga mga tinatagong lihim. Charot. Sa Facebook, marami naman talaga tayong pwedeng malalaman kung magaling lang talaga tayong mangulikot. So, ngayon guys, punta tayo sa ating Facebook. Punta tayo sa ating Facebook mismo. Punta tayo sa Facebook. Open lang natin yung Facebook natin. Teka, nag-ano ako. Okay. So, kapag nandiyan ka na sa mismong Facebook account ng partner mo, i-open mo yan. Tapos, i-click mo yung profile niya. Yung profile picture. Tapos, i-click mo yung ano, yung tatlong dots ito sa gilid. I-click mo lang yan. Tapos, hanapin mo yung activity log. Yung activity log, i-click po din yan. Ngayon, nandyan ka na sa loob ng activity log. Nakikita mo itong dito sa, ano, sa may, ano, manage your post. Nakikita mo dito yung may story activity, may page likes. Dito sa mga lines na to, makikita mo dito lahat ng gusto nating malaman. So ngayon, ang anuhin natin kung sino yung pina-follow ng ating mga partners. I-click mo yung following. Yan, makikita mo din dyan kung sino mga pina-follow niya. At saka dito naman sa added friends, diyan makikita din natin kung sino mga ina-add friend niya sa Facebook. Okay. Lahat dito makikita natin. Videos search. Makikita din dito kung sino mga sinesearch niya. I-click mo lang 'yan. Mga videos na pinanood niya, makikita din natin diyan kung ano mga videos pinanood niya. At saka dito naman sa search history. Lako dito.
malalaman talaga dito kung sino yung mga sinesearch niya. Diyan pa lang makikita mo kung sino yung ini-stalk niya. Kung dudang-duda ka kung sino yung mga ini-stalk ng partner mo. Okay, diyan makikita natin diyan sa search history. Okay, dito naman sa comments, your comments, makikita mo din dito kung kanino siya nagko-comment, kung kaninong post siya nagko-comment. Makikita dyan, friends man niya sa Facebook o hindi, makikita mo dito kung sino yung, kaninong post, yung, kung saan siya nagko-comment. Makikita dito guys. At saka sa likes and reactions. Okay, ito guys. Makikita din natin kung sino yung mga binibigyan niya ng mga heart niya. Charot. Oh. Diyan malalaman mo diyan lahat kung sino ang mga pinupusuan niya. Okay. At saka dito naman sa wala na diyan sa ano, hanap tayo dito sa dito sa tag in activity your tag in. Click mo lang yung post and comments your tag in at saka itong photos your tag in. Makikita din dyan kung sino mga nakatag sa kanya. Okay, dyan sa interactions pwede nyo din yung tingnan dyan. I-click nyo lang lahat yan, makikita nyo ang mga nilalaman dyan. Ay tika, ba't tayo na nag-back? Okay, dito tayo sa ano, connections. Ito, connections. Dito din, kagaya din kanina na kiniklik natin itong mga added friends, remove friends. Dito makikita mo kung sino yung mga ni-remove niya na nag-friend request sa kanya or mga friends niya sa Facebook tas ni-remove niya. Itong receive friend request, nako dito, makikita mo kung sino yung at ano na inaccept niya na nag-friend request sa kanya. Makikita mo dito kung sino yun. Ayan, makikita mo dyan mga kung sino yung connected, followers dyan. At saka itong nag-send friend request sa kanya, makikita mo din kung sino nag-friend request sa kanya. Okay, saan pa? Ito, sa log actions and other activity. Sa search history, inano na din natin yan kanina. Basta kung ano yung nakita nyo dyan, i-click nyo lang dyan. Makikita nyo dyan kung ano mga nilalaman dyan. Okay, dito naman tayo sa ano, sa hidden profile. Yung hidden profile, kumbaga meron siyang pinost sa Facebook tapos hinahide niya. O, diba? Makikita din natin dyan. Halimbawa, hindi mo na-open yung Facebook niya or di kaya busy ka. Tapos siya, nagpo-post siya ng picture sa Facebook niya tapos bigla niyang hinide. Diyan makikita mo kung ano yung hinide niya. Active sessions. Itong active sessions, halimbawa, alam mo kung anong brand ng cellphone niya. O, pareho niyo alam kung ano yung mga cellphone niyo. Kung may ibang kinalokohan yung partner nyo, malalaman nyo din dito kung anong klaseng cellphone siya nag-login. Halimbawa, yung nakipagpalitan siya ng ano, naipagpalitan siya ng Facebook account. Kunyari, meron na talaga siyang ibang karelasyon tapos nakipagpalitan siya ng Facebook account. Tapos, binigay niya yung Facebook account niya doon sa karelasyon niya para lang, kunyari, kasi meron naman ganyan, di ba? Ibigay mo sa akin yung Facebook account mo para malaman natin kung wala ka ba talagang iba ganyan, di ba? Okay. Diyan malalaman din natin kung anong kasing cellphone siya nag-login. Ayan, login and logouts, pareho lang din dyan sa active sessions. Makikita mo dyan kung saan siya nagla-login tsaka saan cellphone siya nag-login tsaka nag-logout. Okay, yan lang. Basta yung kung ano yung nakikita nyo dyan sa loob ng ano na yan, tingnan nyo, i-open nyo lahat para makita nyo
Okay. Ganun lang siya, guys. Ganun lang siya kadali, guys. Sana nasundan nyo. At saka, para na din ito sa ang tutorial natin na ito, eh, para lang din sa dagdag kaalaman natin sa Facebook. Kasi, marami pa, alam ko na marami pa rin hindi nakakalam sa mga ganitong ano, sa settings ng ating Facebook na hindi natin alam na importante pala yun. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. Tapos, guys, huwag nyo naman kalimutan na ipindutin yung subscribe naman, oh, please. Okay, thank you guys. Yun lang.